Okay, good afternoon. So, balikan natin yung mga problem na tinalakay natin last time about dun sa mga equation o math problem na nag-viral sa internet. Ngayon, susubukan natin sagutan itong mga viral question na to sa pamamagitan ng MS Excel. Titignan natin kung ano yung magiging output niya compare sa pag-compute natin gamit yung calculator. Okay? So, nain natin to 90% fail daw dito eh. Hinahamon niya tayong kakayahan natin. 90% fail to solve this correctly. Napakadali naman. 7 minus 5 is 2 times 3 is 6. 60 divided by 6 is 10. So 10 yung sagot dapat. Ha? Check natin using Excel. Kaya ko lang para sa mga naka-cellphone, makita din nila kung paano nag-compute gamit yung Excel. No, tama na itong 20. Yan. Medyo laglang yung computer natin. So, gagawin ko, itatype ko lang yung salitang equals. Tapos kung ano yung number na nakikita ko. Then, ang slash, siya po yung divide para dun sa computer. Then, lagamitan ko ng open parenthesis. Utusan ko sa computer na unahin niyang isolve yung 3 multiplied by 7 minus 5. So, okay. Asterisk ang symbol ng multiplication. Tapos, dito na makikita natin 7 minus 5. So, 7 minus 5. And close parenthesis, close parenthesis. So, ito po yung nakikita natin equation sa taas. Ganito po yung gagawin natin pagdating sa Excel. Okay, enter ko po. So, sagot natin kanina is 10. So, ang sagot natin dito is 10. Okay, kaya pala 90. 90 plus 10, 100. Okay, sa number 2 question tayo. Ito yung ano, ito yung pinost kong thumbnail dun sa last video ko. So sasagutan natin siya using mathematics. Papatunayan natin na ang sagot dito is 1. Tama nga yung ha naman yung nakapagtapos ng dalawang master in mathematics compared dun sa gumamit ng calculator na tatlong klase pa raw. So ganito yung gagawin natin. Equals ko lang. Tika lang, nakaya ko muna para sa mga cellphone, makita din nila. So, equals 8 daw. Kailangan natin i-divide dun sa 2. Ay, parang ganito rin pala yun. So, gagamitin ko, utusan ko sa computer na mag-groupings ka muna dyan. Tapos, asterisk, symbol ng multiplication. Sagutan ko muna yung 2 plus 2. Pagtapos nyan, saka ka mag-multiply, saka pwede ka nang gamitin pang divide. Okay, enter. So, sagot nga is 1. Tama yung nagtapos ng dalawang master. Okay, number 3. Viral math problem na naman. Pero halos parehas lang din nung kanina. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Para ma-master natin yung pagkumuha ng formulas, inuulit-ulit lang natin. Pero iba-iba naman yung given. Skip ko muna. Maliit. So, equals natin dun sa 8. Tapos, divide natin sa open parenthesis. Nilalagyan ko lang open parenthesis. Ang tawag po dyan is grouping. Inuutusan ko si computer na unahin niya mo yung isolve yung nasa loob ng parenthesis kasi nga yun nga yung sinusunod niya as PEMDAS rule. Tama nga. 1 nga din. Okay. Paano naging 1? 3 minus 1 is 2 times 4 is 8. 8 divided by 8 will be 1. Okay. Number 3 tayo. 4. Viral math din ulit. Nakita ko lahat yan, sinerch ko yan sa internet. Kaya yung mga mathematics problem na naraming nagko-confuse, naraming nalilito. Okay. Ngayon, gamit yung Excel, so sigurado ako 100% hindi tayo magkakamali dyan. Okay, 60 divided by open parenthesis na naman. So 5 asterisk, parang ganun din sa kanina. Ayan. Ganito rin yung gagawin natin. Ganito pa rin yung nakikita ang equation eh. Patry muna natin ng mano. 7 minus 5 is 2 times 5 is 10. 60 divided by 10 is 6. Ito pa rin yun eh. Diba? Ito nga, iniba lang ng konti. Dati o, 15 na siya. Parang nireshuffle yung number 1 problem natin kanina. Okay. So, 7 minus 5 is 2 times 5 is 10. 60 divided by 10 is 6. Tama. O, number 5 na tayo.
dito meron ako papasabog mamaya. Oh, ito, naalala nyo pa? Ito yung assignment natin dun sa last video. Kung ano yung magiging comment answer nyo doon. So, marami mo ng comment. So, ang tamang sagot doon is B, letter B. One po dapat. Kasi ganito po yun. Kapag nagdi-divide ka, ang ginagawa dyan, nagka-cross multiplications. Okay? 3 times 3 divided by 1 yun. At over 1. Yun yung multiplication ng fraction. Di-divide natin. So, ganito po yung man-man natin yun na. Equals, okay, si 9 minus daw natin. Okay. Ito lang. Groupings ko ito, ha. Si 3 times, or divide. And groupings ko din itong 1/3. 1/3. 1 divided by 3. Close. Tapos, plus 1 na lang. Okay, ang sagot natin dapat is 1. Okay, very good ka talaga, sir. So, ganun po yung nangyari. Kaya kung sumagot kayo ng B, so kayo yung mananalo. Okay, number 6. Ano ba yung papalanunan, sir? Watch our. Yan, merge natin yan. Number 6. Ito, maganda-ganda. May exponent na. Yan, hindi na katulad kanina. So, ano yung exponent symbol, sir? So, 6, ang ginagamit natin sa keyboard is shift 6 po. Shift 6. Ang tawag dyan is caret symbol. Okay, ano ko lang, lakihan ko lang para makita ninyo. Ano yung mga pinipindot ko. So, equals daw natin sa 6. Shift 6, caret symbol. Yan, tapos sulat natin exponent 2. Tapos nyan, divide naman. I-divide daw natin dun sa 32. Ayan, dito. Ito, pwede na ito. 3 times 2. Tapos, plus 5. Ayan, pwede na yan. Plus 5. So, ganyan lang. Okay na. Hindi na natin open and close parenthesis yan. Ganyan nyo. 3 times 2 is 6. 36 divided by 6 is 6. 60. Sama. 36 divided by 6 is 6 plus 11, plus 5 will be 11. Oh, tama yung sagot natin. Okay, number 7 na, sir. Yes. Ito naman, medyo mahaba. 15 minus 1 times 12 divided by 4 plus 1 nasa loob ng parenthesis. Ano daw yung magiging sagot? Wow. And dito ko na lang lalagay yung solutions. Yan, para malaki. So, equals 15. Minus, open and close parenthesis ko ito kasi naka-times yung 1 sa parenthesis. Asterisk 1. Asterisk, open parenthesis ulit. So si 12, i-divide ko muna ay 4. Saka ko palang ipa-plus sa 1. Okay. 12 divided by 4 plus 1. Close ko muna ito, ah. Utusan ko sa computer na una i-solve yan. At hindi sila magkasama nito. Okay? Tapos close parenthesis ka to. So, ayun yung nangyari. Ito dyan. Teka lang. Kulang pa ba? Sakto na. Okay, 11 yung sagot natin. Paano nangyari yun, sir? 12 divided by 4 is 3. So, 3 ngayon, tatapaplas natin sa 1, will be 4. Ngayon, 4 times 1, is 4 pa rin. 15 minus 4 is 11. So, tama yung sagot natin. Wala pang mas mahirap pa dyan, sir. Gabang. Viral math na to, ha. Ito na yung pinagkakaguluhan sa internet kung ano yung magiging talagang sagot. So, gamit yung Excel, pinapatunayan natin na wala ay hirap-hirap ang mga problem solving na ganito kapag marunong tayong gumamit ng formulas. Okay, 50 divided by. So, ang pang-divide natin, yung magiging answer daw ng 5 times 5 minus 3. O, nasa loob ng parenthesis. So, dahil dyan, utusan ko si Excel na sagutan mo muna yung nasa loob ng parenthesis. Ano ba yon? Yung 5 minus 3. Saka ko sila i-groupings. Okay, pag nagawa mo na yon, ipa-plus ka na kita ngayon dun sa 5 divided by 5. Ayan, 25 yun eh. Yung taas nito. So, si 5 divided by 1 divided by 5. Yan po yun, yung fraction.
Okay, tapos, yan, pwede na yan. Hindi, solution natin. Bigyan natin siya ng parenthesis. Yan. Enter. Yes, 30 ang sagot natin. Okay, so number 9 na tayo. Ito. Wow, what is the solution of this equation? So, doon na po nagtatapos yung ating tutorial. Natakot. Biglang haba. Ayan, saglit lang. Ngayon natin, lakayan pa natin ng konti ito. Mukhang kakapusin tayo dito sa haba ng formula nito. Okay. Nga malalim, sir. Baka magkamali ka. 48. So, equals sign 16. So si 16, kailangan daw natin i-minus. Actually, magiging positive dapat. Eh. Medyo may error tong problem na to kasi hindi naka-parenthesis si 2 raised to 2. Kasi kung ako ang titingin, negative 2 raised to the power of 2 eh. Tama? Pero kapag dito naman, ang makikita ng iba dito, 16 minus 2 raised to 2. So, lagyan ako na mag-a-adjust. 2 shift 2. Kasi kung iba yan, iisipin niya negative 2 raised to the power of 2. Kulang siya doon ng parenthesis. Talaga marami mali dito dyan pagka ganyan yung equations. Ha? So asterisk, open parenthesis, 5 minus 1, then close parenthesis, then plus 7. Okay, so ngayon, sabi ko nga nung nakaraang video natin, ang fraction bar is also known as groupings. O, pang-group din yan. So dahil doon, lahat sila lalagay natin dyan as numerator. Saka pa lang natin i-divide dun sa denominator natin. So denominator natin, groupings din po yan. 3, shift 6 para sa exponent na 3. Then, kailangan muna natin yung compute. Tapos, lagyan natin ng minus 5. Asterisk 4. Okay, so ito, groupings na naman to eh. Yan. Lagyan natin ang groupings to para hindi tayo nalilito dito. Yan. Tapos dahil nagkakaroon ng groupings na tayo dyan, lagyan pa natin ulit sa pang groupings. Ito. Yung ba, parang isang buong denominator kayo. Okay, so busik yan. Ang haba-haba ng equation mo, walang pala yung sagot sa'yo. Kaya pala nagbabiral ka. Hanip. Okay, so dahil dyan, doon na tayo sa sheet 11. Babawi tayo ngayon. Tayo naman yung magpapaviral ng video. Okay, so dito meron na akong ano, numbers. Ay, hindi ko na natapos yung ano, sasabihin ko dito. Meron ako ditong numbers. Meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron din akong 9 boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ngayon ilalagay daw natin itong 9 na numbers na to one at a time dun sa boxes. Then kailangan masimplify o masatisfy natin yung equations. For example, maglagay tayo dito ng 1, dito ng ng 6. Yan, for example, lalagay ka, bawat isang number natin magagamit natin. So hindi na tayo pwedeng umulit. Hindi pwedeng madouble yung number. Pero pag pinereform dapat natin yung operator, kung ano yung operator, halimbawa dalawang number times sa isang number, yung sagot sa dilaw, dalawang number din. Ngayon, kapag inad natin yung dalawang number ulit, addition naman, so ang mangyayari naman ngayon is makukuha natin yung sagot sa red. Magagamit natin lahat ng magagamit natin lahat ng numbers. So kapag may nakagawa yan, i-comment down nyo yung pinaka-solution nyo. O kahit sa type nyo na lang, ganito yung arrangement. Okay, sige. Mananalo kayo ng 500 watch hour. So, paano na? Stop na natin to. Stop. Look and listen. Stop share muna tayo. Nating gawi. Smile. Asan na ba yung stop and meeting for all na tayo? Goodbye. Maraming salamat sa panonood.